Hopefully, it's going to be good. No? Fingers crossed. Ang grabe ang simpatiya for the mom. Na sa pinakita naman na picture sa posting ni Chloe San Jose, it's just, I don't know. Ang hirap naman na hindi magsalita. Pero I hope they can be kind enough naman. In other words, be the big man. Be strong. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oye mga kuya-kuya, this is your Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is for the Kuya-kuya list. Okay, so inaantabayan na natin ang debate between Kamala Harris, Vice President Kamala Harris, at ang former president na si Trump. It's an exciting evening later on. So tayo naman ay ready sa popcorn natin. Although tignan natin ha, may popcorn tayo dyan sa labas. Hindi ko alam kung magluluto tayo nga ng popcorn, but I'm ready with my pins here. Ito yung mga ginagawa nating pins na Kamala Harris pins. All right, and then of course infused ng pagiging Pinoy natin, mga Phil-Ams. Okay, so marami pa tayong binibenta. May mga orders actually tayo na mga pins na Phil-Am pins. And at the same time, makikita nyo yung mga pins natin, mga shirts natin na for Kamala Harris dyan sa ating Shopify store. Check nyo lang po. And then the Kuyakuy Life store sa Shopify. And of course, the Kuyakuy Life in Etsy. So, yan. Hopefully, talagang mas maganda yung laban ngayon ni Kamala Harris kaysa yung nangyari kay Biden, which was really unfortunate. Pero, you know, hindi natin nalalaman. You know, sometimes, akala mo it is the worst of situations, pero sa dulo, nababaliktad. No, nagagawa ng paraan to make it a lot better. So nangyari na yon, probably it was just the universe saying probably Joe Biden is you know, needs to retire and be with family dahil nagiging obviously senior age na siya. So hopefully this time around mas malakas yung papakita ni Kamala Harris na showing, at hopefully mas maraming mga ingay na patutsada na maipapakita itong si Kamala Harris at maratel itong si Trump. So we shall find out that is going to happen tonight. So by the time na ini-edit natin ay papakita ko na yung mga resulta nung debate na yon. Okay, so ano ba pag-uusapan pa natin? Alright, so eksakto naman may tumawag sa atin. Okay, so ano ba pag-uusapan natin? Ito yung ongoing family drama ng mga Yulos, no? Itong ating two-time medalist, gold medalist at that na si Carlos Yulo. Tapos yung family niya kasama, tapos yung girlfriend niya, so parang lumalala, no, habang tumatagal. Parang it doesn't make good news for Carlos anymore. But any case, pag-usapan muna natin is itong masigabong na pagpupugay ng ABS-CBN through ASAP kay Carlos Yulo. So a week ago, alam naman natin, nagpugay naman kay Rap na yung nagbigay ng sensational na viral na sayaw dun sa Maybe This Time ni Sara Geronimo. And then naman, dun sa ASAP, si Chloe San Jose nandun din. So, this time around, talagang isang pagsasaludo naman sa ating Olympian ni si Carlos Yulo. So, it is na nararapat, no, particularly for a ABS-CBN na napakalapit, lalo na itong si Diane Castillejo kay Ms. Cynthia Carrion, yung president ng Gymnastics Association of the Philippines, and then of course kay Carlos Yulo. So
that was good for ABS-CBN. Maipakita at pagmalaki si Carlos sa mga viewers ng ABS-CBN, lalo na sa ASAP. Pero, unfortunately, sa ilalim nito is marami pa rin na mga kwento-kwento about the misfortunes ng pag-aaway ng mga Yulo. Ngayon, lumalabas na si Angelica Yulo, yung mom, eh parang binibenta na rin yung bahay. I don't know if ito yung sinasabing bahay na binili ni Angelica for Carlos or si Carlos mismo ang bumili nito. Pero yun nga, parang binibenta ang isang bahay at lupa, no? At it's a two-bedroom house. We don't know bakit at kung sino talaga ang may-ari, kung sino yung pumirma, sino yung kaninong ownership talaga to, whether it's a mom or kay Carlos mismo. And at the same time, nagla-live selling. At talagang parang ang grabe ang simpatiya for the mom. At tinutulungan ng kapatid yung mom niya just to sell itong mga damit na ito, live selling. And hopefully, makatulong talaga sa kanila. In fact, there is a new business na parabang food business for Angelica. So, marami rin ang tumutulong sa kanya, no? Marami ang tumutulong sa pamilyang ito, sa side, sa mom and dad, and yung mga kapatid. Right now, pwedeng-pwede na sabi na Cynthia Carrion, na yun nga yung GAP president, na likely na makakapasok sa LA Olympics. So, tatlo na mga Yulos, just in case, ha, na with a training na ipapakita, na ibibigay for the next 4 years. So, yun nga, may simpatiya. Even na si Miss Ay de las Alas, sabi, bibili siya ng mga binibenta ni Angelica. Ang simpatiya, ang tingin ng mga tao is nandun sa grupo ng side na yun. Lalo na kung i-juxtapose mo na sa pinakita naman na picture sa posting ni Chloe San Jose na nag-shopping spree sila ni Carlos, of course, mga designer clothes ito. It's just, I don't know. Ang hirap naman na hindi magsalita sa pangyayaring ito, na alam mo namang ang sitwasyon ng pamilya ni Carlos are not exactly mayaman, taghirap nga, at humahanap ng tulong. And yet, pinapakita pa nila Carlos, I don't know if Carlos has given that permission, na ipakita na bumibili sila at parang wala lang, very nonchalant na gustong ipakita na nakabili sila, na makapurchase sila. Wala naman tayong problema sa ganun eh. Wala naman talagang problema. It's just that the timing and the parang walang sensitivity. Alam naman natin na talagang parang pinatatamaan yung kabilang grupo. And this is, to me, it's not good. Because number one, even let's just say tama ang sila Carlos, yung simpatiya will still go to the mom. Na yung nga naghihirap. I don't know if they really care about yung where the sympathy goes, pero it doesn't help kay Carlos. And I'm sure may bubog, malalim ang pag-aaway na ito nila Carlos and even Chloe. Probably may makamalian talaga yung nanay or even let's just say tatay regarding that situation months or years before lumaban si Carlos sa Olympics sa Paris. Pero it just doesn't look good. And kung ano man ang goodwill na meron si Carlos because of his winnings, it talagang bumababa. No, it's undeniable. Kahit sabihin pa nating tama si Carlos. So, ang daming patutsada na eh sa isa't isa. And even yung dad na si Mark Yulo, napapag-usapan yung karma. Masakit ang loob eh. You cannot deny them that feeling na masaktan. No, na parabang their lives are not hindi natutulungan at parang wala lang sa anak. Although sabihin pa natin na ang anak naman may not really shoulder everything, pero kahit paano, sa laki ng naibigay sa kanya ng kung sino man, ng government, ng private sector, matulungan naman sana yung pamilya ni Carlos. It may not necessarily na mag-usap sila nung grupo nila Carlos, nila Chloe, with the family. Maybe not.
Pero kahit paano naman, para ma-minimize na yung lahat ng away, para maumpisahan na yung supposedly reconciliation, or at least hindi na sila mabother mismo ng mga ibang tao, lalo na pag nagsasalita itong kabilang grupo na sila Angelica, not necessarily na nagpaparinig o patutsada sa kala Carlos, at least mabawasan na yun, no? Yung pag-iisip ng mga tao. Nasistress na mga tao sa gulo nila at away. I know wala ka tayong pakialam. I know we are not in their shoes. It really bothers dahil after all, it's there na nakikita natin. It's out there. Ang ano ko lang talaga right now is just sana mapagbigyan kahit token na lang na amount yung family. If only to show na being kind. And if only to show na kayo na ang nakataas-taas. Nakuha nyo na, yung nakamit nyo na yung pinapangarap ninyo and even mga Filipinos. Pero I hope they can be kind enough naman to do something. Again, as I said, it's not necessarily that they get to talk, don't need to talk right away, but at least may pakita man lang na here, Carlos has the heart pa rin, even if nasasaktan siya. In other words, be the big man. This is your family. Your mom, your dad, Carlos, yung kapatid mo. And I will want you to enjoy yung meron ka. And of course, you and Chloe can still be together and enjoy each other. Pero again, just to minimize everything, dahil alam ko ayaw nyo rin ng gulo, ayaw nyo ng sakit ng ulo, ayaw nyo rin na parabang binabantayan kayo ng mga tao, and para in a way, dun sa kabilang grupo naman, yung ma-minimize na yung ngit-ngit, pati si Milya ni Daddy parang kinasasama pa ng loob niya. Nag-provide siya ng si Milya. Of course, that was a joking manner. It was tasteless and it just only created more comments and commentaries from everyone. Awan ko kung andun pa rin ang offer ni Chavit Singson. You don't have to take that offer ni Chavit Singson, although of course he just wants na magkaayos yung pamilya. There is no need for that. But I hope in your heart may makabulong na sa'yo to give something, to offer something, if only to minimize na rin yung problema, yung sigalot ninyo. Who knows? I'm just sad for this whole family. Sayang. Dahil andun na, no? Nabigay na ang lahat, nagsasaya na ang lahat, and yet, kumbaga, may kalungkutan pa. Alright, so this is it. Again, this is Kuya Mike of the Kuyakuy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and give it a thumbs up. Hit on that notification bell. May pa 199 pa rin tayo per month for the exclusives. And hanggang sa muli.